Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At siyempre, welcome po dito sa ating studio sa Elizalde Broadcasting sa mula sa Calacang, Maynila at sa ating pong pang-araw-araw na programang Kadiskarte with your Kadiskarte, Mel Elizalde po. Ngayon po ay December 2, 2022. Wow! Talaga ang bilis ng araw, ano? Marami ho tayong dapat talaga ipagpasalamat sa Panginoon. Malapit nang matapos ang taon and still we are here, alive and still kicking. Wow, no? Pero bago ho tayo pumunta sa ating pag-uusapan, nais ko po kasing i-announce ang isang napaka magaling na congratulations sa mga taga PLM Achievers. Yan, alam niyo po ba kung bakit? Dapat ho malaman ng sambayanan nito eh. Alam mo nyo? Kasi po ang PLM Achievers is 100% in nursing board above national passing rate for civil engineering board at saka yung pamantasan ng lungsod ng Maynila ay ano rin po, number one din sa nursing. No po? Alam niyo po ba yun na talagang mabigat po yan kasi 100% to ang at sinasabi po on Wednesday ano po sa nursing boards po above national passing rate for civil engineering board at ganun din naman sa nursing licensure examination 100 overall passing rate itong November 22, 2022 Philippine Nursing board examination. At sinasabi nga po na ang sabi ho ng Professional Regulation Commission will announce the date and venue for the oath-taking ceremonies of the successful examinees. Congratulations po! At sinasabi nga ho, joining the 18,529 passers out of 24,903 takers of the board exam. Pero sabi ho, ang taas ng kanilang percentage, 100%. No? Ang galing. So, napaka isa pong malaking karangalan para sa Maynila. Ang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Alam niyo po, parang masasabi natin, it's like UP in the Philippines, in Manila. Yes. Kasi, alam niyo po, yung mga nakakapasa dyan para maging estudyante ka ng PLM, talagang should be brilliant at saka talagang mataas ang grades mo sa high school. Ayan po. Kaya tayo po ay natutuwa. In fact, meron po akong dalawang anak dyan na, apo na kumukuha ng nursing. Yung isa nasa second year na, and yung isa, I think graduating na po yung aking apong malaki sa babae at isang binatang gwapo, no? Lahat sila gwapo-gwapa, no? So, congratulations sa lahat po ng nakapasa sa board exam. Kayo po ay pinagmamalaki ng sambayanan, lalo na ng Manilenyo. Yes. Thank you very much. At ngayon po, dahil sa mamaya meron po tayong napakagandang announcement at talagang alam ko po makatutulong sa atin to at ganun din hindi sa atin kundi sa sambayanan. Pero bago ho yan, atin po munang alalahanin yung mga nangyari po sa atin nung bagyong Sipaeng nung kailan yun? October 29. At isa po rito yung nasa Lanta ay yan pong lugar ng Quezon, no? Nasira. Alam mo ang nasira po sa kanila? Nasira ang gilid ng karsada sa lakas ng agos na bumaha sa Quezon ho. Saan? Sa Sariaya, Quezon. Yan po. Dahil nga sa nasira yon, alam nyo, napakadelikado ho yan sa mga motorista. Ganon din sa mga nagdaraan. Ipakita mga anak yung
nangyari dyan sa karsada ng sa kahabaan ng Ecotourism Road, Sitio Daluhan, Manggalong 1, Sariaya, Quezon. Ayan, oh, nakita nyo, oh, talaga yung iba pang na nangasira, talagang bako-bako, kung magdadaan ho dyan ng mga sasakyan, sigurado sira din ng mga sasakyan yan. At baka malamang magkagastos-gastos pa ang mga motorista. Ang hirap po ng pera ngayon, di po ba? So, ngayon po, dahil sa maagap, yes, maagap na aksyon ng kanilang mayor, yan, walang iba kundi si ang mayor ng Sariaya, Quezon, walang iba kundi si Mayor Marcelo P. Gayeta ng Sariaya, Quezon. At syempre, ang barangay chairman ng Manggalong 1. Syempre po, ang DPWH ay sumasaludo po ang mga mamamayan ng Sariaya, Quezon at nagpapasalamat sa pamumuno po ni Miss Beth Ebora Rogel Jimeno. Yes, thank you very much for feeding us this information. Alam niyo po, napakahalaga nitong information na ito. Ayan, si Mayor Marcelo P. Gayeta ng Sariaya, Quezon. Madaling umaksyon at nakipagtulungan sa DPWH at syempre kasama ang kanyang barangay chairman ng Manggalong 1. At ang mga mamamayan nito sa pinangunahan ni Miss Beth Ebora Rogel Jimeno. Thank you very much. At ayan po, pakita mo nga yung mga nagawa yan, habang ginagawa po yung mga kasada, kaagad ay binigyang agad ng pansin ng local government nila, umaksyon kaagad at ayun. Ay, syempre, ngayon ay maalwan na ang kanilang daan at mahusay ng nadadaanan. Nakita niyo yung parte ng daan ng Sitio, located along Ecotourism Road, Sitio Daluhan, Manggalong 1, Sariaya, Quezon. Mahaba ho yan kasi kung hindi ho yun ginawa, o gagawin ka agad sa mahaba, sa madaling panahon, maraming aksidente mangyayari dahil tingnan nyo, bako-bako yung daan. Alam nyo, importante ho yan sa mga motorista, mga siklista, mga motor, yung mga nagmumotor. Uso na ho ngayon yung mga motor, di ba? Dahil sa mabilisan ng aksyon, kailangan nakamotor ang tao. Yan po, tayo ay nagpapasalamat at pinararating daw po ang pasasalamat ng mga taga Sariaya, Quezon, Manggalong 1. Ayun, dahil sa agarang pagkilos ng kanilang Mayor Marcelo P. Gayeta ng Sariaya, Quezon at ng DPWH. At syempre, kasama ang kanilang barangay chairman ng Manggalong 1 at ang mga mamamayan ng Manggalong. Yung walang iba kundi si Miss, pinangungunahan ni Miss Beth Ebora Rogel Jimeno. Maraming salamat po. Ito talaga dapat na ibandila ito kasi alam niyo po, hindi ho lahat ng mga local governments or yung mga maliliit na probinsya natin na may pinamumunuan ng mga mayor, hindi po lahat agad ay umaaksyon sa kanilang mga problema, lalo na sa mga karsada. At tayo po ay sumasaludo sa mga ganitong pangyayari, kaya ito po ay ating ina-announce at ng matularan, di po ba? So, congratulations sa ating mayor, sa ating DPWH, sa barangay chairman ng Manggalong 1 at ng mga mamamayan ng Sariaya, Quezon. At siyempre, kasama, pinamumunuan ni Miss Beth Ebora Rogel Jimeno. Yan po, yan ang ating mga latest news ngayon. Subalit, dagli ko pong pinuputol kasi meron po kaming announcement na napakagaling ngayon na pakikinabangan ng ating sambayanan. Dahil kung naalala nyo po, mga minamahal kong kadiskarte, the other day lang ay nag-announce, other day ba yun, mga dalawang araw na nakakalipas, nabasa natin sa pahayagan at sa mga sa dyaryo at sa lahat ng social media na sinasabi na nawagan ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na sinasabi na hinihiling niya ang tulong ng media dahil sa para sa pakikipagtulungan upang mapalawak ang pagbibigay ng mga impormasyon para yung gustong maipamahagi ng impormasyon ng gobyerno ay madali
kung ang media ay makikipagtulungan. So nandito po kami dahil meron tayo ritong isang kasama dati sa DWBL. Tawagan mo na anak. Sinasabi po na andito siya para ho magkakaroon siya ng programa next week, no? Dahil sa yun nga pong mga tinatawag nating sandali po. Yung tinatawag po nating pakikipagtulungan ng media sa gobyerno, no? Ito po, pakikilala ko sa inyo si Mr. Francis Marcaida. Sir po kayo, sir. Ay, walang mic ba si sir? Kusog kayo dito, sir, para makita kayo. Dito po, dito. Hindi, paano ba to? Hindi nakikita. Ayan po. Okay. Teka po sandali, sir. Yung mic natin. Dapat na ihanda, kalimutan. Share na lang kami. Wala. Wala pa. Hello. Okay, magandang hapon po mga kababayan at maraming salamat sa studio ni Madam, ni Professor Mil Elizalde, ang Elizalde Broadcasting. Karangalan po natin na narito tayo sa studio para i-announce po sa susunod na linggo ang ating pong starting ng gagawing public service program kung saan po ito yung hinihiling ng ating mga kababayan magkaroon ng karagdagang programa ang Kadiskarte Elizalde Public Broadcasting na kung saan po ito napakaganda po ito mga kababayan, mga kaibigan. Ito pong gagawin nating bagong programa. Ito po ang hinihiling ng marami nating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapuluan. At kailangan niya na Madam Mili Elizalde na matugunan natin yung mga panawagan ng ating mga kababayan. Ano yung title ng program niyo, sir? Initially, ilalaunch po natin next week ang Kabayan Kasangga Mo. Okay. Sa serbisyo. Yan, yun po ang gagawin natin. Ang layunin nito, Madam Mel, ito yung pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan upang sa ganun, yung mga reklamo o yung mga panawagan ng mga maliliit nating mga kababayan sa mga remote na area ay maipaabot natin sa kanila sa lalo madaling panahon sa gobyerno. Okay. Pagkat ito yung di ba may pronouncement ng ating presidente na tumulong ang media sa pamamahayag at paghahanap ng mga katanungan sa countryside. At ito na po ang gagawin natin. Initially, meron po tayong ginagawa ngayong aksyon o sinisimula na po natin ang pakikipag-coordinate at nagpapadala na tayo ng mga complaint o mga reklamo sa tanggapan ng presidential complaint center na yan po sa Malacañang. Galing po tayo dyan sa Malacañang at panoorin po ninyo yung mga impormasyon na makapagbibigay ng kahalagaan sa ating mga kababayan. Internal Affairs Service Pilipinas. Meron din po tayong ginagawa sa PNP, Internal Affairs Service, sa Kamprami. Doon naman sa mga kababayan natin na may reklamo sa pulis, ipinapaliwanag po din ng PNP, Internal Affairs, yung kanilang kahandaan na tugunin yung reklamo ng mga kababayan. Meron ba tayong video sa Malacañang Information Center sa
Presidential Complaint Center. O tsaka yan mo, Land Transportation Franchising. At LTFRB, galing din po tayo dyan sa LTFRB at inalam din natin yung mga kailangan. Alam mo, kasamang Mel, itong mga kababayan natin, may mga lumapit sa atin na nahuli yung kanilang van na nagbibiyahe ng nagbibiyahe sila ng walang permit. Kaya napakahirap doon sa mga kulurong na kayo ay mahuhuli yung million-million ninyong pinuhunan sa inyong sasakyan tapos mahuhuli na LTFRB. Ba'y dapat talaga 100,000 na. Kaya po, yun yung mga ginagawa po natin na matugunan sapagkat hindi po alam ng ibang mga kababayan natin kahit tayo nung una hindi natin alam kung paano pupunta diyan sa Presidential Complaint Center diyan sa Malacañang. Napakadali na po sapagkat sa pamamagitan ng studio ng Lizalde Broadcasting na matatagpuan din niyo dito sa Trinity Building sa Team Calao 605 floor. Magsadya po kayo dito tuwing araw ng Friday o kaya sumulat. Yan ang programa niyo. Yan ang programa niyo, no? Dito sa programang Kabayan Kasangga mo sa serbisyo. Yan. Ito, ilalabas po natin yan next week sa susunod pong linggo para nasa ganun makikita ninyo na ito po si kasamang Mel ay dati na rin nating nakasabayan sa programa sa iba't ibang studio. At WBL pa tayo, WBL. Sir. Diba? At sa ngayon po, meron din naman tayong programa sa Sword TV Philippines na kung saan po ay tuwing Webes naman at dito naman ay gagawin natin tuwing Friday. Kaya doon po sa mga kababayan natin, patuloy po kayong sumubaybay dito sa Kadiskarte na kung saan kasamang Mel, ano ba yung gagawin mong anniversary dito? Sapagkat ang ating Elizalde Broadcasting po ay magkakaroon po tayo ng 6th anniversary, ito po ay gagawin natin sa December 21, no? Kaya yung ating mga kaibigan, siyempre, iimbitahin natin, no? Okay. Magkaroon tayo ng salo-salo at maipahayag natin ang gusto ng, ang goal ng Elizalde Broadcasting, makatulong sa ating mga mamamayan sa pagpapalaganap ng mga news and kung ano pang mga importanteng maitutulong natin. At balita ko, ma'am, na kayo ay magtatayo na rin ng pahayagan, no, dito sa... Tsaka na lang natin pag nandyan na, no? Kasi sa ngayon ay DTI pa lang ang nakuha natin. Later on, we will do that para ho magkaroon ng mas malawak na pagsisilbi tayo sa bayan. At gagawin po natin ang palatuntunan ito, ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tanggapan sa legislative, sa kongreso. Dahil naging isa po tayo noong 18 Congress, isa po tayo sa naging konsulta ng Kabayan Party List ni Congressman Ronsalo. At tayo po ay nagbibigay din ng mga rekomendasyon o doon sa mga kababayan natin na nangangailangan din ng legal advice. Si Congressman Ronsalo po ay mayroong law office na kung saan ay makapagbibigay din ng mga payo, mga legal advice, recommendation. At willing po naman si Congressman doon sa mga iba pang mga panawagan ng mga kababayan natin. At doon po sa mga member ng 70,000 member ng Kabayan Action Group na pinamumunuan ni Mr. Bustamante, Noemi Bustamante. Yan po may 70,000 member nationwide. Sasali natin din yan sa ating gagawing serbisyo publiko at lahat ng member niya ay ating ganoon din naman po sa Kabayan International Foundation na pinamumunuan ng isa pang grupo. Ito yung International Foundation at ganoon din naman po yung ating pakikipag-ugnayan din sa iba pang mga media organization sa 22ID
na pinamumunuan ni Miss Pao de Guzman, Pao Mujar, na kung saan ito po ang presidente ng sa Philippine Army diyan sa Tanay. Yan, na kung saan maraming member sa buong Southern Luzon. Kaya makakaasa po tayo na alam mo, kasamang Mel, itong malaki pong pasasalamat natin sa pamamagitan ng studyong ito, at madali nilang mapupuntahan, madali silang makapupunta, at napakalapit sa mga national office ng ating pamahalaan. Doon sa mga lalong-lalo na po doon sa mga karamihan na encounter natin sa iba't ibang region, sa iba't ibang lugar, sa Calabarzo, na ang nagiging problema nila kadalasan ay itong sa lupa, tungkol sa usapin sa lupa, at kailangan nila diyan ang pagtulong ng DNR, yan, tanggapan ng DNR. Ako, maganda ho yan. At ganun din naman ang dapat nating matapdin ang tanggapan ng Department of Agrarian na kung saan nga diyan sa Bundok Peninsula, yung pong isa sa mga natulungan nating lupain diyan na may 700 hectares na na-award sa mga tao yung karamihan ng lupa. Yung 700 hectares sa pamamagitan ng ating pong ginawang pakikipag-ugnayan sa concerned agency, sa DAR, sa DNR, sa local government, sa assessor, at sa iba pang mga tanggapan, at sa nagawa po na yung may-ari ng lupa ay i-award na. Mabayagan ng bayaran ng land bank, at na-award na po yung 700 hectares na ibigay na sa mga mamamayan dyan sa Ilayang Uni, Bundok Peninsula. Yan po, napakaganda po accomplishment yan. At dyan naman po sa Iniralo na Quezon, na buong bayan, halimbawa napakalaking bayan ng lupain ng Villarosa dyan, na sa ngayon po talaga yung kasamang Mel, yung lupa dyan sa Iniralo na Quezon na halos buong bayan, sakop ang munisipyo, sakop ang mga barangay, sa ngayon nasa pangalan pa rin ng Villarosa, na kung saan ang mga tao doon ay nagiging problema pa rin yung lupa dahil sa walang kinikita yung munisipyo doon sa lupa, sapagkat yung mga tao mismo nagtayo doon hindi makapagbayad dahil wala silang mga matitibay. Yung iba walang matitibay na dokumento o deed of sale o technical description, at wala silang pangalan sa assessor. Kaya yan ang inaayudahan nyo. Yan po ang isa sa mga tinututukan natin. Okay. Ganon din naman sa Pitogo, Quezon. Yan, tatlong lugar yan, tatlong bayan yan na nakatutok tayo sa pamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para matulungan. Kaya ito pong mamaya sinasabi natin may-ari ng lupa ito. Sa atin ipinagkatiwala yung bilang attorney impact ng pamilya, kaya hindi po naman natin kaya yan kung hindi sila tutulong, sapagkat hindi yung pong pamilya ng mga Villarosa, hindi talaga, kakaunti lamang po yung pamilya nila, at yung iba wala pa dito, nasa ibang bansa, at sa atin iniwan yung mga dokumento. So yan po, mga ilan lamang sa inyong mga natutulungan na nila Sir Markayda, no? At sang layunin siyempre ng kanilang programa to be mag-umpisa na to start on next week. Next Friday. Na may layuning tumulong sa mga mamamayang nangangailangan na makipagtalakayan sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Di ba, Sir? Yan, yes, na tama. At so, abangan nyo po yung programa ni Sir Markayda. Asahan po ninyo na magkakasama-sama tayo. Kayo ang bida. At kami kayo po, bida. Kami po ang, kami lang ang kontrabida. Kami po ang kasanggalang ninyo, alalay. At kami po ang magbibigay ng mag-i-inspire sa inyo sa ano ang dapat nyo gawin. Ayan, si Sir Madam Markayda. Mel Ilesaldi po ay isang retiradong professional na teacher ng bayan. Teacher ng bayan. Dapat ang programa mo ay kayo ang tunay na teacher ng bayan. At hanggang ngayon, nagtuturo kayo ng magandang impormasyon. We're trying our best. Kaya kinokongratulate po natin yung inyong tuloy-tuloy na pagsiservisyo. Salamat, sampu sir. Ng ating mga kasamahan na pinaparating ang pagbati. At
sa ating mga kasama, sa kasamang Jerry Acuno ng Isyu ng Bayan, Rudy Cablayan, Mike Datui, President ng Rizal Press Corp, John Tirada Ferrer, at Alan Borgios sa Wing Lawson, yung mga media po. At kung saan, additional po para doon sa, alam mo, Ma'am Mel, ano, ito po ang programang ito ay dedicate natin sa mga kababayan natin na talagang hindi nila alam kung paano ang gagawin nila, saan sila pupunta, at ano ayun, ang bangin. Kaya kung kailangan po ninyo ang pag-assist, willing po naman namin ihanap kayo kung ituro. Kung saan kayo pwedeng pumunta o ano ang kasagutan. Sabi nga, Madam Mel, ang lahat ng problema ay may solusyon. Dapat. Pumunta lamang po kayo dito. Iyahanap namin kayo ng solusyon. We will guide you. Ito sa pamamagitan ng programa ng magiting nating kasama si Mr. Francis Marcaida. Ito po, kasama ko sa DWBL for a long time. Talaga po yan, masyadong mapaglingkod sa bayan yan. At ako po yung nagpapasalamat dahil ito'y nagpunta rito sa ating studio. At sabi nga niya, magpo-programa siya. So, it's an honor to us. Maraming salamat, sir. Okay, marami po salamat sa ating mga abangan po ninyo. At may mga magaganda kami sorpresa na ipagkakaloob para sa ating mga kababayan. Thank you very much. Okay. At Madam Mel, salamat po. At saka pagbati po sa bumubuo ng Elizalde Broadcasting at sa lahat po ng mga tumutulong dito, tuloy-tuloy lang po kayo, tuloy-tuloy kayo mag-like, mag-share upang sa ganun po ay magkasama-sama tayo sa susunod na palatuntunan. Okay, maraming salamat sa inyo po lahat. At ngayon po, please don't forget to follow us, hear us, and of course subscribe us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel, ang Elizalde Broadcasting, at lahat po ng ating mga programa. Katulad din po ng sinabi natin, in-announce lang natin na a few minutes ago, ang programa po ni Ginoong Marcaida, Francis Marcaida, na tungkol po sa paglilingkod para sa ating mga kababayan na i-assist lahat ng government entities. At ito po ay nakipag-ugnayan na siya para po ang ating studio ay maging katulong o maging makapag-assist. Katulad nga po ng sinabi ng ating mahal na Pangulo few days ago na humihingi siya ng tulong sa media, at sinasabi niya na makipagtulungan tayo upang ang mga impormasyon na dapat na iparating sa mga mamamayan mula sa gobyerno ay maiparating sa pamamagitan ng media practitioner. Thank you very much, and maraming salamat din dito kay Miss Diding Elizalde is watching. Mr. Rodolfo Santo Domingo is watching, my good friend. And of course, our former principal ng Arellano High School, Dr. Loida D. Diaz is watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pamamatnubay, si Ma'am at saka Sir Rodolfo Santo Domingo. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.